napaka-exciting itong mga eksena dahil si VP Inday Sara ay re-rest back na sa mga bangag. Malinaw yung kanyang statement na kung saan na-interview siya ng SMNI, kung a-attend daw ba siya palangga sa SONA, ang sabi niya ay eto. No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Ah, diba? Designated survivor. Hindi siya attend sa SONA, tapos na si Inday makipagplastikan mga palangga. So naghihintay na lang siya as a designated survivor, inaantay na lang niya kung paano niyo hilain si Bangag Jr. So yun yung pagkaka intindi ko, you know, pag sa kanyang statement, bibigyan ko ng ano ng sarili kong meaning, bakit ba? 'Di ba? So as a designated survivor, talagang survivor siya, imagine mo, nag-survive siya sa mga bangag. Kung natatandaan ninyo last year, I think sometime of September, kung paano binaboy ten rider ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas at ni Tambaluslo si Inday Sara na pinakalat nila ang unang issue binato nila kay Inday Sara yung 125 million na confidential funds, okay, na budget na ginastos ng opisina niya for 11 days. Syempre nga naman pag tinignan mo, pag pinakinggan mo na ay grabe naman pala yung si Inday, 'di ba? Bakit nagastos lang 11 days nilosta yung 125 million. Yun kasi ay gawa yan ni Lisa at ni Bangag at ni Martin Romualdez Tambaluslos para sirain talaga si Vice President Inday Sara. Sa speech ni baby girl ni Sas, nila Spokes Roque at marami pang I think na mga tagapagsalita natin diyan. Paulit-ulit nilang ipiniliwanag yan na the reason why 11 days lang yan ginastos kasi binigay sa kanya from the Office of the President at approved ng Office of the President noong December 19. Definitely, ang natitira na lang 11 days at ang mga budget, inuubos siya taon-taon. So since 11 days na lang ang natitira, kailangan hanapan mo ng pagkakagastusan. Pagkakagastusan para sa mga mamamayan, para sa proyekto mo. Hindi katulad ng mga jutang ginimes, nilatambaloslos yung mga confidential funds. Not only 125 million, kundi billion pa. Diba? Remember yung 1.8 billion na kinakwestiyon ni Ka-Eric at ni Doc Lorraine na travel na expenses ng opisina ni Tambaluslos. O hanggang ngayon hindi nila pinapaliwanag yun. Sa halip, kinontemp yung dalawa. So mga kababayan, yung 125 million na confidential funds na fake news o sinisira, dinidestroy, sinasabotay ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., ni Tambalos at lahat ng mga judgemon sa Kongreso at Senado kay Inday, isa po yung paninira sa inyo mga kababayan. Natural na gagastusin ang kanyang opisina for 11 days kasi 11 days na lang ang araw na natitira sa taong yaon. Ganon yon taong 2022. Kaya ganon yon mga kababayan. So yan yung unang tira nila kay Inday Sara kasi ang purpose nila, ang bottom line nito ay para magstay sila sa power, kailangan nila sirain si Inday Sara. Palabasin sa inyo na hindi mo nyo masyado na arok, na intindihan, ay parang ang ano nga naman ano, 11 days, dadadadada. Oh, pero hindi nyo naisip, yung iba lang naman, na ito ay strategiya ni Bangag Jr. Ito, ano ba ang ibinato kay Inday Sara? Meron ba si Inday Sara na pinakidnap? Si Inday Sara ba ay nakipagsabuatan para mangidnap katulad ni Lisa? Si Inday Sara ba ay may nabalitaan kayo na nakipagsabuatan sa Alitagtag? Yung nahuli sa Alitagtag na protektado ni Marcos Jr. Si Inday Sara ba ay may pinrotektahan na isang sayerot na nahuli, nag-manufacture ng mga pinagbabawal na pulburon, na paborito ni Kuting? Wala kayong narinig sa kanya kundi yung 125 million na confidential funds na legitimate to spend. So yan ang malinaw sa sikat ng araw mga palangga. Kung itong si Inday Sara ay hangul-hangul o pera-pera lang katulad ng Marcos Jr., ni Lisa Tanas, na lahat ayaw nilang tantanan ang inyong kaban, nung naglalatag sila during the budget hearing ng kanyang 650 million confidential funds, 500 sa Office of the Vice President and 150 sa Department of Education. Di ba? Dahil pinulitika nila. So itong Inday Sara ay talagang inano na lang niya. Sige, huwag niyo na ako bigyan ng confidential funds. Kung yan ang tinitira niyo sa akin, huwag niyo na ako bigyan ng confidential funds kung ayaw niyo. Pero tuloy-tuloy pa rin kahit wala
Tapos di siya, kahit dinrap niya at hindi na ipinilit dahil alam niya na hinaharang ni Lisa at ni Tambaluslos na mga walang utang na loob kay Inday Sara na binudol niyo lahat ng Pilipino, eh kasa kabila ng hindi nabigyan ng pondo si Inday Sara, patuloy ang kanyang paggagawa ng kanyang trabaho dahil recent kung titignan ninyo sa record niya. Si Inday Sara na walang pondo, nakukuha pa niyang magsama ng mga aspiring leaders, mga kabataan, mga elementarya, high school. Isinasama niya sa kanyang travel para ma-expose ang mga bata na mga deserving students, mga gagaling, matatalinong mga bata na talagang one day pwede sila maging great leaders, di ba? Yun ang tinututukan ni Inday na isama. Punta niyo sa website niya sa mga speech niya. Ito yung mga deserving students from different provinces. Mga mahihirap na bata na mga matatalino, isinasama niya para makita, you know, para maiparamdam ni Inday na ang isang vice president ay ito yung pinapakita niya kung ano yung trabaho. At kasi deserving students, yan ang sinasama ni Inday. Kahit wala siyang pondo, ay si Marcos Jr. Ano ang ginawa? And I'm so happy for Inday Sara na ganito yung decision making niya na hindi siya a-attend sa SONA. Dahil ang mga nandoon ay mga kampo ng napakagandang desisyon, mga palangga, dahil kung ako man sa kanya, yun ang gagawin ko. Bakit ka makipagplastikan sa taong tinraidor ka na? Yan ang titignan ninyo. Yung mga nagpapabilog sa mga mainstream media. Hindi ito dahil what? Galit kay Duterte kasi sinira ng media ang Duterte. Pero noon, up to sawa ang inyong mura kay Duterte, lahat ng mga masasamakit na salita. Hindi kayo kanasuhan, hindi kayo pinailan ng disbarment, hindi katulad ng jutang ginimis ngayon. Lahat ng mga kritiko, even yung mga nag-spend sa kanila ng pera, kapag nag-criticize ka, tatakutin, sisindakin, papailan ng fabricated case. Ito po ang impact ng polboronic nyong presidente. Ngayon, ano ang ginagawa sa Davao? Alam nyo na, di ba yung mga 19 na mga police commanders pinagtatanggal ng walang reason? Pinagtatanggal o pinalitan, di ba? Itong si Colonel Rolindo pinalitan from May 23 to July 9. Then itong si Colonel Lito Patay na 4 hours lang ang kanyang pananatili. 4 hours lang siya na itinalaga bilang OIC dyan. Then tinanggal siya. Then pinalitan itong Sherwin Butil. 1 hour nagstay lang July 10 si Colonel Patay. Then bakit? May tumawag na Jejimon sa Camp Crame na nire-recall yung kanyang appointment. Then pinalitan ni Colonel Butil. O 1 hour din nagstay only sa bangag na administrasyon. Tinawagan ulit, nire-recall yung appointment niya. Pinalitan ni yung kanyang assignment na assignment. Tapos itong pinalitan ni Hansel Marantan. Okay, siya ngayon ang incumbent OIC dyan sa Davao City DCPO. Ano yung impact? Bigyan ko kayo ng example. Hindi ba kayo pag nag-a-apply tayo ng trabaho kahit service crew lang? Kapag nag-a-apply ka ng trabaho, mag-first interview, second interview, minsan may third interview pa, service crew lang a-applyan mo. Tatanungin ka about yourself, di ba? Titignan kung anong klaseng kartada ng iyong personalidad. The way you talk, the way you deal with people. Dito, sa mga pulis na ito, mga kababayan, hindi ito na parang pipikit ka lang, appoint ko si Rolando, kunyari. O, appoint ko, kunyari, si Rowena. Tinitignan yung qualifications mo, yung experience mo. Hindi ka magde-decision. Itong Marbel, hindi ka magde-desisyon as PNP chief na hindi ka sigurado sa taong ito. Kumbaga, na background check mo na. Nakita mo na yung kanyang work experience. Nakita mo na yung kanyang track record. Pinalitan ng after 4 hours yung isa, si Colonel Patay. Then after that, 1 hour, pinalitan ng isa, nirecall. Pangalawa, after 1 hour, nirecall. Anong ang ipinapahiwatig sa mamamayang Pilipino? Ibig sabihin, ang appointing authority ay wala sa tamang pag-iisip. Paiba-iba ng tornilyo. Wala pa akong narinig sa history ng politika. This is only sa bangag na administrasyon. Por bangag lang to, wala pong ganyan. And here's the thing. Ang ipinalit nila, na hindi pa nila tinatanggal hanggang ngayon, na si Colonel Hansel Marantan ay sangkot sa pagiging kawatan. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, ang ina-appoint ni Lisa Bangag at
at ni Marcos Jr. ni Tambalos ay ang magaling mangawat. Kaya yung mga matitino ayaw nila. Gusto nila yung nauutusan nilang magnakaw sa kabanambayan, mang-api sa mga kapulisan na mga low-ranking officials. Yan ang gusto ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. na kailangan apihin ang mga kapulisan. Kailangan wag ibigay ang tama sa kanila at kailangan ang i-appoint ay nuknukan ng pangangawat.